Uy, diyan pala kayo. So welcome po sa ating fourth episode ng ating Photoshop tutorial. At ang ating pong topic ngayon ay ang Product Photography White Background Removal. Ay, nagumana nito. Yo mga kapitik, magandang araw po sa inyo at welcome po sa ating fourth episode ng Photoshop tutorial. At ang topic po natin ngayon ay kung paano po natin tatanggalin ang white background ng ating pong subject o ng ating pong product sa Photoshop. At kung paano din po natin ito mapapalitan ng kulay na kahit na ano pong gusto natin. So kung ready na po kayo, tara po, tumalon na po tayo sa loob ng Photoshop. Welcome po sa ating Photoshop. So kung makikita nyo po eh, meron po tayo rito ang isang product. Ito po ay ang watch Orillo. So tatanggalin po natin itong white background niya. So una po gagawin po natin ay gagawa lang po tayo ng duplicate na layer nito dito po sa background niya. So gawin po natin, select lang po natin itong background layer, then right click, then duplicate layer po. Then gawa lang po tayo ng name niya, kahit ano pong gusto niyong name. Akin po ay watch. Ayan, nakaselect na po tayo. Nakagawa na tayo ng layer. Then, zoom lang po natin ito para mas makita po natin yung details niya. Then, click lang po natin ang pen tool. And then, para lang po natin siyang itatrace. So, susundan lang po natin yung shape niya. So, ang technique po dito sa pen tool ay huwag po natin tamaan yung white background niya. So, medyo ipapasok po natin yung pag-select natin. Yan. Yung selection po natin yan, makikita nyo. Yan, hindi ko po sinosobrahan para hindi po tamaan yung white background niya. So, para pag in-extract po natin siya, eh, talagang wala na po siyang makikitang puti sa mga gilid-gilid niya. Yan po, no? Yan. So, hangga't maaari po, yan, try nyo lang po masundan talaga yung shape niya. Kung kaya niyo po ng 100% masundan, eh mas maganda po. Kung hindi naman, eh basta yung malapit-lapit lang po talaga at hindi naman po yung masyadong obvious yung pagkat natin eh distorted na wala na yung ibang details ng subject po natin. So yan lang po, sundan lang po natin niya para nagtitrace lang po tayo. Ayan po. Sundan lang po natin. Ayan, makikita nyo. So, hindi naman po natin kailangan bilisan dito. Kailangan po natin dito ay accurate. Susundan lang po natin siya. Ayan. Okay. Ayan po. So, medyo kailangan lang po natin talaga dito ng tiyaga, ano, kung gusto po natin talaga na maging maayos yung pagkat po natin, talagang accurate po siya. Ayan, susundan lang po natin siya. Ayan, then natapos na po kasi na-end na po natin yung pinakadulo niya. Ayan, kukonek lang po natin siya dito, and then po zoom out po natin. Ayan, and then right click lang po natin dito sa subject natin, and then make selection. Ayan. And then, yung radius niya po, yung feather radius niya. So, gawan lang po natin siya ng mga 3. Yan, okay. Yan, so kita niyo yung selection niya. Ayan, ayan. And then, pag na-select na po natin siya, eh, extract na po natin, press Ctrl-J lang po. So, makikita niyo lang po dito, mapapansin niyo, meron pa po siyang white. Kasi hindi po natin ito na-select kanina sa loob po ito. So, ganun lang din po ang gawin natin. Selection tool po. Yung pen tool. Punta po tayo sa pen tool. So, ganun pa rin po yung process. Select lang po natin yung area ng white at sundan lang po natin yung shape ng ating pong subject. Ayan. And then, pag natapos na po, right click, make selection po. Press OK po. Press delete lang po sa ating keyboard. Ayan. And then dito rin po sa baba niya, pen tool po ulit, trace lang po natin o select lang po natin yung area na erase natin, then make selection, press OK, then delete po.
Okay po. So yan, tanggal na po yung ating background. So ito po yung before at ito po naman yung after. And gagawin naman po natin is kung paano naman po natin lalagyan siya ng background ayon po sa kulay na gusto po natin. So madali lang po yan. Make sure lang po yung selection po natin ay nasa baba po tayo ng layer na to. Yung layer na in-extract po natin yan. So click lang po natin yung baba. And then punta po tayo dito sa rectangle tool. And then select lang po tayo dito ng kulay na kung gusto, kahit na ano pong gusto natin. So kung gusto po natin yellow or light blue po, ayan. So then mag-draw lang po tayo dito ng rectangle. Ayan, okay lang po siya sa sobra. Mas maganda po kung sobra para mas masakop niya po talaga yung buong area. So ayan, meron na po tayong color ng background natin. So ito po yung original natin kanina, no? Then nung in-extract po natin siya, ito. Ayan. Tapos nung nilagyan po natin ng color is ito na siya. So ngayon po gusto po natin itong palitan pa ng ibang kulay. So gawin lang po natin, select lang po natin tayo dito sa layer ng rectangle. And then press po yung rectangle, then go to fill po. Then mamili lang po tayo dyan ng kahit na anong kulay po na gusto natin. So depende po sa inyong gustong kulay na gawin. So maganda po itong na-share kong tutorial na ito eh, sa mga nag-online selling dyan na gusto pa nilang pagandahin yung kanilang product at pwede kayong maglagay ng mga text dyan, price, logo nyo. So depende po sa inyo, no? So kaya po sa mga nag-online seller dyan, gustong matuto, kung gusto nyo po magpagawa sa akin, eh, kontakin nyo lang po ako. Yo mga kapitik, maraming salamat po sa panonood nyo at pakikinig sa akin. At yan po ang aking share ngayong araw sa inyo. Sana po ay may natutunan po kayo. At kung bago lang naman po kayo dito sa aking channel, ay huwag nyo po sana akong kalimutang bigyan ng isang pitik na subscribe at isang pitik sa tiny bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na tutorials. Maraming salamat po.